everyone, this is your mom Shiel, and welcome back to my channel. So today is a special day, a special to our father. So the menu that I'm going to share with you is all the fathers love it. So I am going to share my crispy pork sisig. So we're going to use the belly part, all right? Let's go! At ito po ang mga ingredients ng ating pork sisig na gagawin ngayon. So, meron po tayong garlic, onion, soy sauce, long hot green chili. Yung pong ito ay, yung ginamit ko po ay siling pangsigang. At meron din po tayong hot chili. It's a red, the red one. Spring onion, meron tayong black pepper, star margarine ang gagawin po natin instead of vegetable oil, meron tayong mayonnaise, lemon juice, at ang star of the day sa menu natin ay ang ating pork or belly pork. Binoil ko na po ito, so ready na po ito, i-deep fry na po natin ang ating pork belly. So sa pag-deep fry, konting ingat lang po. Kaya po hawak ko po itong aking pang sandata. Kasi baka tayo matalasikan. So kaya kinakailangan mainit na po itong mantika. Kumukulo na po kanina pa po. So kaya ngayon, i-deep fry na po natin ang ating pork belly. Isa-isa. Oh my dear. Ganyan lang yan. Oh, kulu-kuluan siya. So, ayan. Takluban po natin ang ating kawali. I think ready na po ang ating crispy pork belly. Hahanguin na po natin para atin namang gayat-gayatin or we'll cut into pieces para masimulan na natin ang paggawa ng crispy pork sisig. Oh la la. Very, very crispy. One. Kung ano niya talaga, guys, ang lutong. Two. Look. 3, 4 pieces po itong ginawa natin. And 4. Look at that! Tada! Eto na po. At sisimulan na nating gayatin ang ating crispy pork sisig. Crispy belly, what I mean. Look, guys. Look. Ang ano niya, oh. Ang lutong-lutong niya. Wow. Wow. Yan. Yan. May maliliit na hiwa. I think kinakailangan ko pong gamitin ang aking mga kamay. Malinis naman po ito. Gusto ko kasi sa sisig, yung maliliit lang ayoko ng chunky. So, maliliit na gayat lang ang gagawin natin, guys. Medyo mainit kasi kakahango lang po natin. Ang galing naman, nakakatuwa naman. Dati, nanonood lang ako ng pagluluto nito. Ngayon, marunong na. See? Lahat po ng mga bagay-bagay ay pwede natin pag-aralan. So, ito po ay sinishare ko lang sa inyo yung aking version kung paano ako magluto ng sisig. Dati na rin po ako nakapagluto nito. So, bali once lang. So, this is my second time. At nagustuhan po ng hubby ko ang sisig na ginawa ko. So, kaya naulit na naman. Kasi alam niyo po na yung hubby ko parang ano yun eh. May screening. Kapag hindi po papasa, huwag mo nang ulitin. Pero lahat naman po ay ano. Lahat naman po yung nagugustuhan niya. Tingnan nyo guys, oh, gagayatin ko, oh. You hear that?
ang ano, ang lutong. See? See? You hear that? Wow! So, ayan nga guys, na current na slice na natin into pieces itong ating pork belly na idinipry kanina. So, ngayon, sisimulan na naman po natin ngayon ang ating pagluluto. Ito na po yung paggigisa ng ating crispy pork sisig. So, at nakapagpainit na rin po tayo ng ating pan na gagamitin. At ang ating pong gagamitin ngayon, instead na vegetable oil, ay gagamit po tayo ng star margarine. Okay? So, lagay na tayo sa pan ng star margarine. It's like, depende sa dami ng ating pork na gagawin. So, it's like a 3 tablespoon of star margarine. Masarap po kasi itong star margarine kapag iluluto natin ang gagamitin natin sa ating pork sisig. I think mainit na itong ating, kasi kanina ko pa po pinainit ito eh. So, susunod na natin ang ating garlic. Saute lang tayo ng garlic sa ating pan. Oh my, it smells so good because of the star margarine that we use. Ito pong red onion ang ginamit ko. Kalahati lang po ang ating ilalagay dito. So, yung kalahati ay mamaya pag malapit na nating hanguin ang ating, isusaute lang natin until pag ang ating garlic onion ay maging translucent. Ginawa ko po itong video na ito kasi para talaga sa as by request ng aking hubby. Kasi Father's Day naman daw, why hindi naman ako magluto ng talagang yung paborito niya talaga. Gusto niya eh, baboy. Mahilig talaga siya sa mga crispy pork sisig, crispy pata, ano yung tinatawag sa tindahan na yung crispy lechon, yung mga ganun. So ayan, I think ang ating garlic and onion is good na. Lalagay natin ang ating belly na ginayat. Oh, lala, that's a lot. So, sabi ko naman, pag naghahalo, sabi ko sa inyo, pag naghahalo si Ma'am Shiel, dalawa, kasi gusto ko dalawa kasi para mahalong mabuti. Ang aking, at saka hindi siya natatapon, hindi naaaksaya. So, dahil luto na rin naman po itong ating pork belly lang po talaga ang ginamit ko. Hindi po ako gumamit ng ibang, kasi yung iba gumagamit ng mga ears ng baboy o kung ano pa man. So, but I always use the pork belly para meaty din siya and crispy, like the lechon. Kasi pag yung part ng lechon ang ginamit natin, so as in talagang crispy and then yung meaty, you know. So, kaya atin po munang i-susute na mabuti. And then, saka po natin lalagyan ng iba pang ingredients. So now, lalagyan ko siya ng black pepper. Black pepper. Yeah. Like around half tablespoon sa ganito pong karami. And then, siguro, lagyan na rin natin ang ating soy sauce. Sarap. Bango. Oh, smells so good. Wow. So, medium heat pa rin po yung ating ginamit. Yan. Para safe palagi sa pagluluto. Wow. Smell so good.
i-mix lang po natin itong ating mga ingredients. Lagay na natin ang ating red chili pepper. Ito po'y talagang, inano po ko po siya, ginayat ko, tinanggal ko ng, inalisan ko ng, ano, ng bones, ng mga seeds. Kasi para hindi naman masya, para makakain din ako. Ganon. Ganon eh. Ayan, at saka yung ating green chili pepper. Okay. Ayan. Boom. Bali naman, luto na to. Ilalagay mo lang lahat. Imimix mo lang lahat ng mga ingredients. Once na na-fry nyo na ang pork belly at na-chop nyo na, na-slice nyo na into a small pieces. So, pagdating dito sa ating pan, imimix na lang natin lahat eh. Kasi ready na siya eh. And then, put some yung flavor na mga ingredients nyo. So, ito po lahat yung mga ingredients na ginamit ko. At ang mga ingredients na yon ay, as I have said before, ay makikita nyo po sa ating description below. At this point, I think kinakailangan ko na po siyang lagyan ng ating lemon. Lemon first. Yan. So, pag nasoak sa lemon, haluin natin ng konti ulit. Yan. Halu-haluin lang natin. Tapos, sunod na po natin ang ating mayonnaise. So, ito, lalagyan na po natin siya ng mayonnaise. Ang paglagay po ng mayonnaise, depende po sa dami. So, yung amount na to, like a half a cup of, kasi marami po itong ginawa ko eh, half a cup of mayonnaise ang ilalagay ko. Kasi yung mayonnaise din po talaga yung nagpapasarap. Lemon mayonnaise, tsaka yung chili, red chili, yun po talaga yung nagpapasarap sa ating sisig. So, ilolo, medium heat ko muna siya kasi para hindi naman siya dry. At guys, para mas lalong masarap ang ating sisig, lalahukan natin ng isang jalapeno. So, tanggalin lang natin ang bones para hindi, kasi ayoko ng bones dahil yung seed, sobrang maanghang na tong jalapeno, tapos may yung, sa iba kaya nila, eh gusto ko namang ma-enjoy yung aking pagkain. So, kaya tatanggalin natin itong seeds. Spring onion. Sisig. Sagana sa flavor. At ilalagay na rin natin ang ating natirang onion, red onion kanina. At eto na po, luto na ang ating crispy pork sisig. Tara na guys, titikman na natin ang ating nilutong crispy pork sisig. Here you go. Masarap ito sa rice. So, meron tayong ditong rice. Lala. Kapapakain tayo ngayon. Ngayon, para sa inyong lahat ito, ang ating crispy pork sisig. Tikman na natin. The best. I did it. It's so good. Kaya guys, try nyo na. I-follow nyo lang ang aking mga recipe sa ating description below ng video na to. At super good. Ang crispy niya, tapos yung anghang. Tapos nalalasahan ko yung lemon and mayonnaise. It's so good. The best. Eto na po ang ating crispy pork sisig. I hope you like this video. And if you do, leave a thumbs up. Subscribe to my channel. And don't forget,
hit the notification bell para lagi kayong update. As always, this is your Mom Shiel, and I'll see you on the next one. Peace.